What's up mga gawa? Magandang umaga sa inyo. Sumama ako sa ano, sa meetups ng mga Laguna motovloggers. Mostly, I think mga taga Kalamba. And then inimit namin yung motovloggers na from Los Baños, si Motor. Gawing kabinti kami. Medyo nalito ko kasi hindi ako nagsinsalan. Nakakainis. Ang call time namin is 5:36, but ngayon parang past 6 na. Mahahabol na lang ako sa next meeting place sa MA 7-11 sa Los Baños. Ang meeting place kasi namin sa Kalamba is sa plaza, sa tapat ng bagong munisipyo. So yun. So mamaya ulit. So yun, malapit tayo sa the plaza. Check ko muna kung nandun pa sila. Mag-check rin ako ng messages. Sana abutan ko sila para kahit papaano makausap ko kahit konti. Kasi first time ko lang sila mamimit eh. Sana nandun pa sila. Hindi pa ako nakapag-shoot ng gloves kasi mag-cellphone pa ako para mag-check nga ng messages. Kasi nahirapan ako mag-cellphone pag may gloves ako. Hindi mo na ako liliko. Check mo na ako ng messages kung nandun pa sila. Hindi pa nakakalis siguro kasi nasisim pa nila, no? Check na rin natin. Double check na rin natin. Mukhang hindi pa sila nakakalis. Dito pa sila. Hello sir. Ito yung ano ko eh. Master ko. Okay pa. Hello sir. Hello. Hello po. So yun sila. Ang daming pala na yun. Diretso na tayo ano ha. Doon na tayo mag fellowship sa 7-11 ano. Okay sir. Okay po. Kasi mahuli tayo eh. Okay po sir. So mag-gloves lang ako, mag-gloves lang at saka mask. So yun. So yun, alis na nga po kami. Nabutan ko pa sila. Nagmamoist yung ano ko.
Pupunta na kami na ano, ng 7-Eleven Maahas, Los Baños. Andito kami sa ano? Sa Petron Bagong Kalsada. Nag-gas up lang kami para mamaya dire-diretso na kami. So ito yung mga motovloggers ng Kalamba. Tsaka may sata may Kabuyaw. Ayun si, oh, si Sir na sa Kabuyaw yun. Si Sir taga Kabuyaw yun. Taga Kabuyaw yung nga pala yun. May mga taga Kabuyaw din. Then Kalamba. Ito si Sir Motor. Yan yung nag-add sa akin sa motovloggers group. Siya yung nakapansin sa akin. Kaya salut sa'yo, salamat, salamat. So yan, halos tapos na kami mag-gas up. Mamaya ulit. So yun lang mga kilaba. Kung na kami ng ano ngayon, ng main meet-up point, which is sa 7-Eleven Maahas, Los Baños. Medyo malapit na rin kami para i-meet si Motor Philippines na vloggers. Kita-kits doon mamaya. So yun, nandito na kami sa Maahas, Maahas Los Baños, yung meet up, meeting place. May makasamang mga higher CC, mga big bike. So ayan si ano, si Motor, naka malaking bike na. May mga kasama siyang mga malalaking bike. Naka BMW. Bili muna tayo. Yan, may kapatid tayong nagsasalita ngayon. Nagba-vlog. Anong channel mo, sir? Prodigal Son, sir. Okay. Prodigal Son. Ayan, Prodigal Son. Ah. Ah. Yung sa'yo nga, sir. Ano nga sa'yo? Jelon Motovlog. Ah, yun. Si Jelon. Okay, ako si Jelon. Yan. Ito si Jelon. Isang motovlogger. Yan. Channel mo Prodigal Son, sir. Prodigal Son, oo. Ride it with Lord. Ride with... Ride it with Lord. Ano, sir? Ride it with Lord. Ride it with Lord. Okay, ayun po yung channel niya. So, yun. Subscribe po kayo sa amin. Okay. So, yun. Maya-maya, alis na, magpe-prepare lang dito. Maya ulit. So yan, gear up na kami. Papunta na kami Kabinti, palis na kami. Ito may mga kasamang big bike. Siguro mauuna sila. Kasi iiwan kami na. And marami na akong na-meet personally. Na nare-recall ko yung mga pangalan. Pero hindi pa lahat. Kaya nahihirapan ako. Medyo nahiya kasi akong mag-approach sa kanila at magtanong ng pangalan. Siguro mamaya.
kikilala natin silang lahat. Okay? So, going Cavite na kami. Return na kami. Mag-return na kami. Sana lahat sila ma-record ko yung pangalan, no? Isa-isayin ko mamaya. Tapos kikilinahanin ko na lang siguro una yung mga motor nila. Hopefully, sana maging okay lahat. Lord, guide us sa aming ride. Di kami nakapag-try kanya doon before kami mag-take off. Guide us, Lord, sa aming dadaanan na maging malinis ang kalsada, maging ligtas ang lahat, ilayin sa mga aksidente, Lord. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami at gabayan sa aming pag-tour sa Cavite. Salamat po. By the way, ito si, ano, si, ito, kilala ko to, si Maturo, siya yung nag-add sa akin sa, ano, sa Motovloggers community group, at saka sa group chat, kaya, salamat sa'yo, sir. Medyo magtitipid ako ng, ano, ng memory, kasi maliit lang yung memory card ko. Pagkakasyon ko, sana ma-cover ko lahat hanggang dun sa hanggang matapos yung itinerary namin maghapon. Ayan. Okay. Let's go, mga gala. So, nandito na kami, mga gala, sa, ano, sa Barangay Hanggan, Bae. Medyo malayo pa kami. Ayan natin maabol. Abulin natin mga ano. Nahati na kami. Ito yung mga big bike na kasama ni Sir, Sir Motor Philippines. Ang laging content niya is to actually parang na to niya na ata ang buong Pilipinas eh. Yan, sila-sila yung magkakagrupo yung mga malalaking bike na yan. So yun, tumigil ako, naiwan ako kasi inayos ko yung camera ko, ayaw mag-open. Nireboot ko lang, tinanggal ko yung memory din yung battery, nire-insert ko lang. So yun, okay na ulit siya. Hindi ko alam ba't nagaganto to. Anyway, sahabol na lang ako. Medyo malayo pa naman. Hindi ko alam kung meron pa kami kasama sa likod eh. So yun, habol na lang ako. Siguro wala na.
Sana ma-update ko pa sila. Medyo matagalan na oh. Pwede na, sa pila Laguna na ako. Na sila, hindi ko pa man din kabisado yung pupuntahan. Nagre-record ba ako? Nagre-record. Ata kasama yun. Hirap talaga pagka di marunali yung mga kasama mo. Mapapaano ko sa iba. Mapapatawad ka. Nasaan na sila? Mukhang may field trip dito ah. Sila mabutan. Huwag sana sila liligo sa Sabang. Pag lumiko sila sa Sabang, ligaw na ako.
ata sila. Eto na nga. Ay, kala ko naiwan na ako. Kinabahan na ako dun. Eto na sila. Yung mga malalaking bike. Ito yung grupo ni ano Motor Philippines. Ito muna ako bubundok para sigurado hindi ako maiiwan. Ba't kaya sila lili? Akala ko liliko sila. So mga gala, dito na kami sa boundary ng Santa Cruz at ng Pagsanhan. Medyo malapit na kami sa Cavinti. Dito na kami sa may Pagsawitan. Pagsawitan to, Santa Cruz. Di ko alam kung Santa Cruz yun o ano eh. Pat ng Pagsanhan eh. So yun, para may parade pa sila ngayon. Alam ko anong parade meron sila. Ah, inasal. Pagsanan bayan, open na open ng inasal. Ayan. Kain na tayo, baka libre dyan pala. Kain tayo. Pag dumiretso ka, ito yung papuntang Pagsanhan, then ito yung papuntang Magdalena, going Mayhay, Liliu, Nagkailan, yan, dyan yung daan, yan, doon, doon. Hindi, pag diretso, dito yung papuntang Kalayaan, Tamil, Pakil, Pagsanhan, yun, going Marilake, actually. Kaya ko na rin din naka ano rito naka pinta yung last ko pa ata yung inatinan kong ano Men of Steel sponsored by UniOil sa may Kainta branch, Kainta Rizal. Kaso hindi ko na-prefer yung ride na yun eh, talagang endurance, more than 1,000 kilometers, kasi wala pa akong camera nung time na yun. Hindi ko na-cover, sayang nga yun, nanginayang nga ako eh. Tapos yung patch ko, ay actually yung price lang dun is yung patch lang. Yung badge. Kaso, na-misplace ko. Hindi ko alam kung nasan ko nailagay. Sayang, ikakabit ko sana dito sa jacket. Itatahi ko. Sayang. So, yun. Pwede kayo malapit na kami mga gila, siguro mga 1 hour pa. Hindi ko kasi alam exact kung saan sa Cavinti eh. So ito na yung ano, yung arko ng Pagsanhan. Dito na rin makikita pala yung mga ano, yung mga sinaunang bahay. Minaintain nila yung ano eh, yung parang pagiging heritage ng bayan na to. Kaya may ilan-ilan. Yan, tulad na yan, yung arko na yan, matanda na yan, Pagsanhan. Since 1870, 1880 ba? Hindi ko alam kung yung year natin kung kailan tinayo yan. So yan, no? Tingnan yung mga design ng mga bahay. Yan, no? Medyo mga, ano pa, mga luma pa. Diba? May ilan-ilan na mga medyo modern style. Pero karamihan, yan, no? Nung sinauna. Para kang nasa bigan, di ba? Ito yung Pagsanhan. So, yan. Ito
ito na yung bahay ng pagsanhan. Ito yung Catholic Church nila, Cathedral. Pag dito ako napahiwalay, GG na ako. Hindi na ako familiar dito sa lugar na to. Kaya kailangan ko ng magdidikit sa kanila. Hindi ko lang man. Tumigil sila. Kaya yung pinuuna na sila motor. So yun, pumesta ako sa likod para makuhaan ko sila. Ang sarap pagmasdan kasi madami-dami kami. Lahat sila mga motovlogger. Yan yung mamaya kikilalanin ko sila isa-isa. Huhugot pa tayo ng ano, ng lakas ng loob. Mayayain kasi ako, lalo na pag first time ko lang na na-meet. So yun. Dami namin, di ba? Tapos zigzag pa. Ang sarap dito. Hey, yung alam mo, yung masarap para sa akin, yung alam mo, yung puro kulay green yung mga nakikita mo. Unlike pag nasa syudad ka, buildings, polluted, di ba? Masyadong polluted ng city. Tapos dito, nakaka-relax ng mind tsaka ng mata. Parang nakakabusog sa paningin. Sarap talagang tingnan sa ano, no? Sa probinsya kayo, mga gala, kagala. Saan yung mas gusto ng tumira? Sa ganitong klaseng lugar o sa nasa city? Diba? Napaka-aluan. Napaka-tahimik. I think dito rin kami dumaan nung ano eh. Nung Man of Steel. Parang dito nga yun. Kasi gabi kami dumating dito eh. Dito sa area na to. Kasi umalis kami sa Kainta. Nag-take off kami dun is 4:00 ng hapon. Eh ang first checkpoint namin is in Panta before dito. So siguro nakarating kami dito mga around alas 10 na siguro yun. Kasi ang iikutan namin is from Quinta and then in Panta Quezon and then going to nakalimutan ko kung bahay ngayon. Basta dadaan dito sa Abente. Then basta ang direction namin going south is sa Daet sa Bicol. Then from Daet, iikot doon, babalik ng ano, ng going Calatagan checkpoint, Batangas. Then from Calatagan, Batangas, yung checkpoint, then yung final checkpoint is sa Makati na. So ganun siyang kalayo, from Cainta, iniikot ang Quezon province, going Bicol. Then from Bicol, going Batangas area, and then the last is ano, sa Metro Manila na, which is Makati na. Siguro mamaya ulit. So ayan mga sir, mga gala, dito na kami.
Ito nga pala si Reborn Philippines. Tama ba, Reborn? Yan. Si Reborn Philippines. Ah! Ako naman ang magpapakilala, sir. Sino nga kaya? Si Team Panda Motovlog yan. Tapos si sir Papadong. Papadong na motor. Motor. Yan. Mga Kalamba Motovloggers. Sir, ang pangalan nila, sir? Red RS Moto. Si Red RS Moto. Yan. Si sir, eto na, ano ko na to si sir, nakalimutan ko na naman. Si Red, si Red with Lord. Ayan, siya yun. Thank you, sir. Prodigal son. Ayan. Ito siya. Tapos andito na yung ibang mga motovlogger. May umagahan. Ayan, let's see. Ayan. Ito si motor. Iba na sa mga pa. Ito yung food na yung Danila. Ito yung food na yung Danila. Ang itinerary po natin after super breakfast ang photo of the Michigan. Ang pakasunan po natin yung farm share kasi meron po kami farm tourism po na pinopromote. After po doon diretso po tayo ng Eco Park. Tadrabay lang po papakita lang namin then pueblo po yung pinababaan ng Cavite Falls and then diretso na po tayo sa Maranay Cebu Park yung pinaka-highlight po. So, mga ano naman po, okay naman po ang mga tuhod nyo. Noon, kasi po, ano po yun, training talaga yun. Sure, maglalakad. Pwede po kasi kung kaya nyo, pwede po tayo maka-contact ako po dun sa Jeep Falls. Kasi po, ang lakad po ay, maglalakad po is less than 1 hour. So yun mga gaya, ito na, ano na kami, magpe-prepare na kami. Papunta na kami doon sa barangay, nakalimutan ko. Basta yung papuntang ano, papuntang Eco Park nila, dun sa Twin Falls. Yan. Yeah, let's go mga gaya. Ito ang pogi, ito ang motor-motor, naked bike po.
So yan nga pala si Jelon Motovlog. So yan, mag-start na yung motor kit namin. Meron kaming kasamang police mobile. So, gawin kami ng Eco Park and then nadaan naman itong bridge na to. Mukhang masarap maligo dito eh, no? Ayan. So, mga kakaunti lang naliligo. At madami naglalabang ngayon dito. Sana ingatan nila, hindi sila magdumi rito ng mga kalat-kalat nila para ma-preserve yung ilog na ganitong kamaganda. So yan yung mga motor na nakasama ngayon dito sa Kabinti, bahay ng Kabinti. Yeah. So ito yung convoy namin. So ito si Motor Philippines. Ayan, ayan yung motor niya. Parehas kami ng helmet. Kambal kami sa helmet. Ayan, ito ang pogi na itong motor na to. Idol ko to. Ganda, naked bike. So yeah. Ayan, si Sir Ben. Ayan yung nag-invite sa amin. Siya yung nag-organize itong ride na to. So, mamaya ulit. So, punta kami sa baba, sa ilog. Tingnan na pwedeng dumaan doon. Ang cute naman. So, ito yung mga, ito yung sa, ano, sa, yung parang pinakang cottages nung ilog. May photo shoot ulit dito sa area na to. Ayan. So yun, in-intervene ni Motor Philippines yung tour guide naman dito sa Cavinti. Gala, eto, dito namin napiling pumesto magbo-boda fight. Dito nila sinet up yung food nila kapitan ng barangay. Yan. So masaya to. Yan. Yan yung mga tour guide namin. Kami darating at darating. Tuloy na natin. Ito na ang pagkain namin. Mukhang masaya ito. Yeah. So, ito na po ang pinaghihirapan namin sa paglalakad. Narating na rin po namin ang falls. Kung matatanawan nyo po, wait lang. Focus muna sa paglalakad. Yan. Medyo matarik po yung pababa. Ito po. Ito po ang Twin Falls. Yan. Diba? Very good. Ayan po. Ayan po siya.
Dito po yan sa Kabinti. Ayan, may mga naliligo po. Ang kabataan. So, what's up mga gala? So, ito nga yung final destination namin sa araw na to. Ito yung Twin Falls ng Kabinti. Medyo malayong ano, medyo malayong trail lakarin, siguro mga less than an hour. Pero once na nakarating kayo dito, talaga namang sulit. Napakaganda. Sarap maligo. Actually ngayon, maraming tao ngayon. Yan, ibang motovloggers, saka yung mga tour guide from municipality of Kabinti. Yan. So, what's up mga gala? Pauwi na kami galing Kabinti, Barangay Sumukab, dun nga sa Twin Falls. Medyo nalit kami ng uwi kasi natagal lang kami dun sa falls. Maganda yung kalsada rito sa Kabinti. Yan, bali i-recap ko lang kung ano yung purpose kung ba't kami nag-tour kami ngayon. In-invite tayo ng Kabinti Municipality para i-promote yung kanilang mga tourist spot like yung Eco Park, tapos lastly yung Twin Falls, which is merong less than an hour na trekking. Then nakakapagod yung lalakaran kasi medyo maputik, pero nakaka-refresh makita yung view dun mismo sa Twin Falls. Talagang nakaka-excite na makita na may ganun pa pala, di ba? So yun, sana mabisita nyo rin, lalo na yung mga mahilig sa mga motocross, mag-offroad. Yun, masarap maglaro dun yung paket papuntang falls. Talagang bagay na bagay sa mga naka-enduro yun. Kasi kami hindi uubra dun eh, kaya naglakad kami. So yun, bisitahin nyo rin pag may time kayo, lalo na ngayong summer, darating na summer. Masarap, masarap sa puntahan, as in sulit talaga yung pagod. So ayun, sana maging okay ang lahat sa aming pag-uwi. God will protect us sa anumang sakuna o anumang aberya, in Jesus name. Yes Lord, thank you po Lord sa inyong pag-guide.